Hi, welcome sa episode 4 ng aming tank tour series. Ngayon naman, i-feature natin yung Discus Community Tank ni Mr. Ton Umali. Ton, pwede bang bigyan mo kami ng konting background tungkol dito sa tank mo? Sige, umpisahin natin sa specifications ng tank. This is a 6-foot by 2.5 by 2.5 na tank with the bottom sump. Technically, very straightforward yung pagka-design ng tank, no? The sump holds lang the biological media, mechanical media, and then that's it. Ang ginawa ko lang kakaiba dito, if you can say that, is naka-bottom underflow, I mean. Naka-underflow siya, so the mga dirt pailalim siya, and then aangat papunta sa sump. Kaya if you can see, wala rin akong sand. This bare bottom siya para yung dumi. Kasi discus, madumi sila sa, silang mag-poop. Kaya talagang kailangan makuha mo yung poop, ma-filter mo. Kasi ang number one priority or ang kailangan para maging successful ka sa discus is talaga ang clean water. Malaki and large ang volume ng water change na kailangan mo rin for discus. This is a more or less 300 gallon tank. So ganun kasimple. Ano yung mga media na gamit mo dito sa sump mo? May iba ka bang special na ginagawa or maintenance? For media, of course, I go with TGR. I went with TGR PPS. PPS 2 and PPS XL. Minix ko sila dyan sa sump. Sa unang chamber, meron na agad akong PPS doon. And then, filter sucks, and then again PPS, and then after nun, PPS again. Wala nang ibang... Ang iba lang dito is yung K1. Other than doon, it's all PPS. So, naglagay ako as much as I can put. Of course, kasi mas kailangan natin talaga i-house yung mga... Beneficial bacteria. So, the best way to do it is really to put TGR PPS na sobrang laki na surface area. Okay, itong para saan itong maliit na ano mo? Maliit na tank mo dito sa ilalim? Ito naman, actually nung dinesign ko to, no, nasa isip ko is breeding tank. Okay. Doubled as quarantine tank. So ayan, if you can see, merong isang isda dyan. Ang ginagawa ko dyan sa isda na yan, I call it a hero fish. Siya bali kasi dumaan na sa, matagal na sa akin yan eh. So lahat halos ng nangyari sa tank ko, nagkaroon ako dati ng discus plague. So siya nag-survive. So ako nasa isip ko, dyan lang siya pag may bago akong isda, dyan muna yung i-quarantine ko for around 2 to 3 weeks or a month or so, nandyan lang yung fish na yan. So parang siya yung, I think kasi carrier na siya nung disease, no? So bago ko ilipat sa main tank, makikita na natin kung mahina yung immune system ng bagong discus, hindi ko na sila ilipat, gagamutin ko na sila. So yun yung use nung hero fish ko na nandyan. Yeah. Ang sa ano nito, ang nasa likod ng filtration nito, of course PPS lang din naman ito, okay. And the K1. So para sa mga viewers, kung sakali mang magse-setup sila ng discus community tank, ano yung mga ma-recommend mo na kumbaga essentials talaga na equipment or media para sa tank na bubuuin nila? Actually ako kaka-start ko lang din sa discus siguro. Magwa 1 year pa lang din eh. Ang background ko kasi, salt water of course, no? So, alam ko yung basic na pinaka-importante talaga is filtration. So, doon ako nag-focus talaga sa filtration. Now, kung mag-setup ka ng bagong tank, easier in a way compared to salt water. Pero yung isda niya, si discus mismo, maselan. Mas maselan siya. But yung setup, technically, mas simple kesa sa salt water. Kasi equipment mo lang dito is return pump. No, meron akong heater. Wave maker naman is good to have pero pwedeng wala. Okay. So heater. Importante ang heater. Pero ngayon, dito kasi sa atin yung climate naman natin hindi naman ganoon kalamig, no. So dito ang ambient temp dito mga nasa 30 to 31. Mm-hmm.
So ang temp ko dito without heater, naglalaro lang siya ng 30, 29, pinakamababa na, until 30. Pero bakit ako may heater pa rin? Kasi pag may nakikita ako may sakit, mas mabilis ang metabolism ng discus pag mataas ang temp. So it's good to have na nandyan para pag kailangan mo, you don't need to set up, you don't need na bumili, nandyan lang siya. But technically, hindi ko siya masyadong nagagamit. Aside dito sa heater dito sa quarantine, yan nagagamit ko. Kasi, syempre, alam natin, pag quarantine, bago, ikukondisyon mo talaga, yung pinakamagandang parameters na kaya mong bigay, ideally, ibibigay mo. Kaya nag-heat ako mga 31 to 32. But very minimal din lang yung heater. So, going back, tank size. Ang sabi nila, well, rule of thumb is 1 discus per 10 gallons. But you can get away with siguro 30 gallons, mga 5 to 6. Tapos ang discus, hindi sila solitary fish. Ayaw nila ng mag-isa. Okay. Usually, hindi sila nag-survive ng isa kasi for some reason, gusto nila marami. Ano kasi sila eh? Na-schooling fish sila eh. So siguro mas nafe-feel nilang secured sila, safe sila pag marami. Kaya talagang community mas maganda siya. Ngayon, sabi nila, 2 hindi pwede. 3 odd numbers daw. Kasi pag 2, may chance na mag-pair, may isang mabubuli. So, ganun, no? The same with other schooling fish din, ganun. So, the bigger the tank that you can have, the better. Para mas marami ka malalagay na discus. If you can see dito, meron pa akong ibang, may stingray ako, meron akong pleco, and then some torpedo. Yun, pwede mo lang siyang gawin. If malaki yung water volume mo, pwedeng i-handle yung bioload nung mga isda mo. Okay, let's go back here. Napansin namin kasi, napaka straightforward talagang bear. As in, PPS lang yung nakalagay. Or yan, may GAC or GAC ka na gamit aside from the other supplements from the glass reef. Ito for example, since ito lang talaga yung sump na nakalagay sa sump mo, I mean, kamusta yung parameters mo? Hindi ka ba nahihirapan sa pag-maintain ng water quality or... Surprisingly, alam mo, never ako nagkaroon ng... Sabi nila, pinaka-problema ng freshwater no, is nitrate. Mm-hmm. Surprisingly, ang nitrates ko, pinaka-mataas ko ng... Kasi mine-measure ko yan every... Siguro twice a month, no? Pinaka-mataas ko na is 40 to 50 with all of the bioload, ha? Heavy feeding, nagfi-feed pa ako ng shrimp, no? Market shrimp para sa ano. Hindi ako nagka-problema sa nitrate. I think, kasi sabi mo kanina, very very straightforward. Nothing special, no? Nothing special. But it does work, eh. Very simple, pero nandyan lahat ng kailangan mo. Kung makikita mo nga, ang dumi-dumi nung sump ko, no? Hindi ko talaga siya nililinis ko siya every other month. Hinahayaan ko mag-build up yung detritus, dumi, para makita ko rin kung gano'n niya kayang i-handle yung system. No, kasi pag sobrang linis, masama rin man eh. Everything of too much is not good. Pwede kasama na rin sa fish keeping yon. So very straightforward. PPS lang to house the beneficial bacteria. And water change. That's really it. Ngayon, na-mention mo, ito yung mga ginagamit kong supplements. Sinbio, I use that. That's the glass reef Sinbio. Live bacteria. Very effective to. Very useful sa akin. Every time nag-water change ako. Parang all-in-one water conditioner. Yes, correct. It removes chlorine. Of course, pag nag-water change ka, may matatanggal kang beneficial bacteria. So what it does is, i-add mo ulit yung live bacteria para no need mahirapan mag-catch up yung system to populate. Siguro isa rin yun sa mga reason kung bakit never ako nahirapan sa nitrate. Kasi kahit na madumi yan, no? Kahit na sabi mo may die off yan, nag-sinbio ako, nare-replenish yung bacteria. And then the GAC, the activated carbon, ginagamit ko yan to polish the water lang, pampalinaw, para yung tannings din. Although wala naman akong driftwood talaga na totoong driftwood. This is artificial driftwood. But it polishes the water, makes it clear. So gumagamit ako niyan. And then, the black water, I use it religiously, especially when I do water change. For the main reason, for pH lang. To stabilize the pH.
to soften the water, no? And then the reduced fresh water na soon will be out in the public. We're testing it. Ito na ang sagot sa nitrate problems nyo. So ano yung lowest mo nung ginamit mo? Before using this reduce, walang reduce and everything, Sinbio lang no, nandyan, and then the normal water change. Sabi ko nga kanina, 40 to 50 is the highest. This time, ang highest na nakikita ko using this daily is around 30 to 40. Plus, nag-cut ako ng water change. Dati twice a week, ngayon once a week. So, nakat na ako ng water change ng once a week and then nabawasan pa ng mga roughly around 10 to 15 ppm na nitrate. Very helpful, no? Tapos hindi pa ganun kalaki yung dosage na... 300 gallons, 2 ml per... Ginagamit ko 300 gallons daily. So, imagine this one. Ilang buwan mo nang ubusin. So, watch out for this one. It's going out soon. Meron lang kaming konting... pinapalish dyan. So, regarding husbandry naman, na-discuss mo na previously yung tungkol sa water changes. Feeding, ano bang usually pinapakain mo? Ang feeding ko, TGR, no, yung BHM natin, nandito, pwede natin pakainin sila. While I'm discussing, pakainin. Ayan, ito yung BHM, beef heart mix ng TGR, pero... hindi pa natin ito in-out sa public . No? Ano pa lang yan, sabi nga namin, may term kami na PSG, pansariling gamit pa lang, no? So, yan yung beef heart mix. Nag-feed ako niyan. And pellets din. May pellets din ng TGR. Mini-mix ko sa pellets ni Fish Paradise, no? Basta, variety. Ang tingin ko kasi key is variety para hindi rin sila masyadong nagsasawa. If nagsasawa ang isda, hindi natin alam, pero ganun ginagawa ko. Para mas well-rounded yung yes, nutritional. Correct, profile. Correct. So yan, that's the beef heart mix of TGR. Pati yung stingray, nakiki. Stingray, I feed it market shrimp. Pero yan, once in a while, syempre, naunahan niya yung mga discus, kinakain din niya yung beef heart mix. So, ayun, there you have it. Ngayon, nakita niyo na yung isa sa mga system namin. This is exclusively running on TGR products. Lahat ng items na nilalabas namin, bago ilabas actually, ginagamit muna namin religiously sa tanks namin. Kompleto sa data yan, kompleto sa testing yan. Actually, lab tested pa yan. You can find it on our support group. Kung hindi pa kayo kasama sa support group, check it out. Sama kayo. Join our group. Siyempre, hindi ko abot, no? Siyempre. Gutom pa. So ayun, siguro in parting, no, mabibigay ko advice sa mga gustong pumasok sa freshwater. Ano lang talaga eh, husbandry. Number one, walang secret, walang fancy, walang top secret sa pag-keep ng fish. It's really your husbandry. At yung husbandry mo kailangan mag-a-adapt or nakabalansi siya sa lifestyle mo rin. Okay. Kasi hindi naman pwedeng... Kasi dapat, ako pag nag-water change ako, nadi-distress ako eh. So, ayun, dapat naka-adapt sa lifestyle mo. Kung di mo kayang yung ganong klaseng husbandry, you think of other things na pwede mong gawin. Like, mas i-exage mo sa filtration or whatnot. So, ayun, walang secret eh. It's really husbandry lang. And of course, syempre, TGR, hindi naman secret yun. Alam nyo naman lahat yun. It really works. So, ayun, that's it. So, yan. Thank you sa... pag-feature ng tank mo. Tsaka, thank you for watching, guys. Hopefully, nandito ulit kayo pag ano. sa episode 5 namin. Yeah, salamat. Again, thank you for Mr. Ton Umali sa pag-feature ng tank niya. Tsaka, papasalamatan pala namin yung mga friends namin sa groups, Monster Fish Keepers Philippines. Punta kayo sa Aquacon sa October 18 to 20 sa Ayala Mall Cloverleaf sa may Balintawak. So, doon na yung bagong venue. Third year na ng Aquacon. Saka to add, yung mga sa newbie pala, even ano na, experience na, kung mag-join kayo ng group, marami kayong makuha advices, no, tips kung saan kukuha ng magandang mga isda. No, of course, syempre, Discus Lovers Philippines. Doon din ako unang nagsimula ako, doon ako kumuha ng mga ideas, advices, mabait na mga admins doon, kudos sa Discus Lovers Philippines. For Stingray naman, Stingray Keepers Philippines, no? Ganun din, mabait na mga admins, very, very helpful sila, tutulungan kayo kahit na
dami yung tanong, they will guide you. Our own TGR support group, sali kayo. TGR, pwede kayo mangin ng pointers doon. And what else? Saka sa Marine, yan, PIMRAS. PIMRAS. Sali kayo doon. Tapos Waterkeepers, United Fish Club, ano pa ba? Freshwater Fish Connection. Laguna. Monster Fish. LMFAO. Yun. Sorry, nakalimutan namin. But daming groups. Sobrang dami. Rowana Keepers. Rowana Owners Club. So, manakalimutan namin groups. Daming groups. Binabati namin kayo. Ayun. So, yun. Kita-kita ulit sa ano, sa AquaCon. Maraming salamat.